Sa mga viewers ng Kerr TV, more power po sa'yo. Mayor Vico may paalala at babala para sa mga botanteng Pasigueño at mga makakalaban niya ngayong darating na eleksyon. Maraming salamat, Kuya Bakoy. Hindi po para sa isang posisyon yung laban na ito. Hindi lang po ito para maging mayor si Vico. Ang gusto po natin, at sana ito po yung gusto natin lahat, yung sinusulong po natin na pagbabago. Yung tunay at pangmatagalang pagbabago ng sistema ng kultura dito sa Pasig City. Ang tanong po, anong klaseng pagbabago ba yung pinaglalaban natin? Kaya yung pinag-uusapan natin dito, hindi lang po yung kung anong pwedeng gawin o maaaring mangyari. Ang pinag-uusapan po natin dito, yung karapatan natin bilang mga Pasigueño. Yung karapatan natin na tulong at benepisyo mga proyekto mula sa city government natin. Para magkaroon tayo sa Pasig City ng mamumuno sa atin na unang-una sa lahat, may takot sa Diyos, may prinsipyo, gagamitin yung pera natin ng 100% sa tama. Maging mayor ako, kahit isang piso, hindi ako tatanggap sa kickback, sa lagay, yung tinatawag nilang SOP. Ibig po sabihin, kung hindi yan mapupunta sa bulsa ko, alam niyo po kung kaninong bulsa mapupunta yon. Sa inyo pong lahat. Babalik po sa atin ang buong buo yung 10.7 billion pesos na dapat matagal na natin natitikman. Basta Pasigueño, pantay-pantay ang tingin natin. Pantay-pantay ang benepisyo at tulong. Ito po ang pagbabago na gusto natin makamit. Itong October 1 nga ay nag-file na ng Certificate of Candidacy si Mayor Vico para sa kanyang pangalawang termino bilang Mayor ng Pasig City. At sa kanyang ang post kamakailan sa kanyang Twitter account at iba pang social media account, aniya, "Good morning! Una, maraming salamat sa mga nagpadama sa akin ng overwhelming support. Sinusubukan kong replyan ang bawat text mula nung filing. Ngayong meron ng nagdeklara na tatakbo rin bilang mayor, konting paalala at pakiusap lang sa mga supporter." Meron po siyang 6 na iniwang salita sa kanyang Twitter account. Una, focus pa rin tayo sa trabaho. Trabaho bago politika. Kahit sa formal na campaign period, mananatili akong full-time mayor. Pangalawa, iwasan. Iwasan natin ang mudslinging. Kung tungkol sa trabaho o track record, sige, pag-usapan natin. Dapat naman talagang suriin ng mabuti ang mga kandidato, pero huwag niyong personalin o bastusan na. Ayan ang isang paalala ng ating butihing mayor na iwasan natin ang mudslinging. Kung tungkol sa trabaho o track record nga daw ang pinag-uusapan, ay sige, pag-usapan natin yan, pero dapat huwag na yung personalan o bastusan. Pangatlo, maging mapanuri, lalo na sa pekeng balita, hindi porket may quote ay totoo na ito. Alam ninyo, yung gumagawa ng fake news at fake quotes noong 2019, halos sila pa rin yan ngayon. Ayan, ang isang tanging paalala din ng ating Mayor Vico ay maging mapanuri kayo sa lahat ng mga nakikita at napapanood ninyo sa social media, dahil hindi lahat ng may quotation na may mukha niya ay totoo. Yung iba kasi misleading, yung iba hindi naman talaga niya sinabi, pero may mga nagbibigay pa rin o may gumagawa pa rin ng mga quotations na fake news at fake quotes. Kaya naman ang sabi niya noong 2019 pa ay meron ng mga fake news at fake quotes na lumalabas, maging mapanuri tayo sa mga napapanood at nakikita natin sa social media. Pang-apat, kumbinsihan, hindi pagdigta. Kapag may kaibigan tayong nakita ninyo sa kabila, huwag niyong pagalitan o takutin. Di ba kasama sa laban natin ang pag-iba ng ganong klaseng politika? Ayun. So, kumbinsihan or kumbinsihin. So, talagang binabalance niya yung mga pangyayari kasi kung nung mga nakaraang election is pag may nakita tayong mga nagpapa-picture sa kalaban natin or yung kalaban daw niya noong nakaraang election ay nakita yung mga
kasama nila nagtatrabaho sa City Hall na nagpa-picture doon sa politiko na kalaban nila, eh wag daw natin silang diktahan o wag nating diktahan kung sino yung mga taong gustong iboboto nila o wag natin silang pagalitan, wag natin silang parabang duduruduruin or wag natin silang parabang tatakutin pa. Yun ang isinasabi dito sa pang-apat na salita na iniwan ni Mayor Vico. At pang-lima, sumunod tayo sa mga alintuntunin ng COMELEC lalo na sa health protocols. Kung kailangan mag-meeting, dapat sa lugar na may ventilasyon at pasok sa IATF guidelines. So, ganun pa rin naman, kailangan nating sumunod or kailangang sumunod ng mga supporters o ng ibang mga tatakbong kandidato kung kayo nga ay magpapa-meeting. Dahil ayon nga sa IATF guidelines, kailangan kung magpapa-meeting kayo ay dapat sa lugar na may ventilasyon at pasok na sa guidelines na ipinanukala ng IATF. At syempre, sumunod po rin kayo kung anong ang alintutunin ng COMELEC. At pang-anim, hindi pa rin tayo gagastos ng malaki. Tandaan, ang gagastos ng malaki sa kampanya ay malaki rin ang babawiin. Uulitin ko po ang quote na sinabi ni Mayor, tandaan ninyo, ang gagastos ng malaki sa kampanya ay malaki rin ang babawiin. Okay lang tawagin akong kuripot, at least hindi magnanakaw. Uulitin natin, okay lang na tawagin daw nating kuripot si Mayor Vico, at least hindi siya magnanakaw. Ang importante, nagagamit sa tama at ng buo ang pera ng taong bayan. At sa huli, sinabi niya, yun lamang po muna, naway maging maayos at mapayapa ang eleksyon sa Pasig at sa buong Pilipinas. God bless the 2022 election. Hashtag vote wisely, hashtag halalang 2022. So yan lamang po ang ilan sa mga paalala ni Mayor Vico sa kanyang Twitter account at iba pang social media account. Tandaan po natin lahat ng sinabi niya. Number one, ulitin po natin, mag-focus pa rin tayo sa trabaho. Number 2, iwasan natin ang mudslinging. Number 3, maging mapanuri. Number 4, kumbinsihan. Number 5, ay sumunod po tayo. Yan ang ilan lamang sa mga salitang binitawa ni Mayor Vico sa kanyang Twitter account at iba pang mga Facebook account. Kaya naman sa mga supporters na mga makakalaban ni Mayor Vico ngayong darating na halalang 2022, ay lumaban po tayo ng patas. Kaya naman, vote wisely. Thank you.